Finally nga kapatid ay naglaro na nga itong si Yawi na kunsaan nung nakaraan nga ay ekis itong si Yawi dahil nga sa issue na kinasangkutan nito na kunsaan dito nga ay nag-viral talaga ang nangyari nga dito kay Yawi. At hanggang ngayon nga kapatid ay nagiging katuwaan nga ang mga pinagsasabi ni Yawi dito nga sa screenshots na ito. Kaya naman nang pumasok nga itong si Yawi dito kapatid ay laking gulat nga ng mga Echo fans dahil ang in-expect nga nila ay distracted nga itong si Yawi. Ngunit iba nga ang ipinakita nito sa laban. Sa katunayan nga nito kapatid, siya pa nga ang tinanghal na MVP sa laban na iyon. At may kita na gutom at uhaw na uhaw nga talaga itong si Yawi na maglaro. Matapos nga ang dalawang laban ng Echo Esports na hindi nga natin nakita itong si Yawi na naglaro dito sa Echo. Kaya naman ngayon nga kapatid ay nagbabalik na nga itong si Yawi para ma-secure na nga nila ang upper bracket nila. At hindi nga binigo ni Yawi ang kanyang mga fans na patunayan nga sa mga ito. Dinadala nga itong pagsubok sa kanyang buhay ngayon ay hindi nga ito makakaapekto sa kanyang paglaro. Maganda ang ipinakita ni Yawi sa mga oras na iyon. Ang pagkakamali lang dito ng RSGSG kapatid ay hindi nga nila nirespeto ang show ni Yawi. Kaya naman may kita nga na balagbag ang inabot ng mga ito dito kay Yawi. Tandaan natin at sa mga kalaban nga ng Echo Esports na wag na wag mong papakuhain si Yawi ng show niya dahil may kilalagyan ka talaga dyan. NXP Solid pa lamang kapatid ay gamay na gamay na ang paggamit sa hero na yan. Kaya walang duda talaga kapatid, pag nakuha ni Yawi yan ay garantisadong MVP nga ang kanyang makukuha. At ready na nga itong Echo Esports para nga dito sa kalaban nila sa Team Hack, na kung saan ayon nga kay Carl TC ay ito ang gustong gustong kalaban ni Carl TC. Dalang tinalong nga siya sa interview niya nang manalo nga sila sa laban na ito kapatid. Ang sinabi nga ni Carl TC ay mas gusto niyang kalaban ang Team Hack na kampiyon nga sa MPL Malaysia kung ikukumpara niya nga dito sa Team Valley na kuponan nga ni MOBA Zane. At speaking of MOBA Zane nga kapatid, laglag na nga ang mga ito dito sa lower bracket. At ang mga kalaban nga ng The Valley ay itong Born X Flash ni Coach Zico. At dito ay medyo delikado nga itong si MOBA Zane. Tandaan natin kapatid na may say nga itong si MOBA Zane dito nga sa MPL Cambodia. At dito nga papatunayan ni Coach Zico sa kanya na hindi basta-basta ang mga pambato ng Cambodia. At laglagan nga ang laban ng dalawang ito kapatid. Sayang lang at hindi nga nanalo itong The Valley. Nang sa gayon nga kapatid ay maglalaban nga itong si Yawi at itong ang si Basic. Dahil alam naman natin kung gaano nga kainit itong si Yawi dito nga kay Basic matapos nga itong ilaglag ni Basic sa social media. At nang dahil nga rito kapatid ay nakarma daw di umano itong si Basic dahil ayon nga sa mga fans ay ginawa yun ni Basic para nga mawalan sa focus itong si Yawi. Ngunit may second option nga itong Echo Esports dahil instead of Yawi nga kapatid, ipinasok nga nila itong si Daddy JP na kung saan sa dalawang unang laban ng Echo Esports ay sobrang naging solid nga ang laruan ni JP rito. Kumbaga, baliwala ang distraction nga na ginawa nitong The Valley at ito nga si Basic dito nga kay Yawi. Dahil nang maipasok na nga itong si Yawi kapatid ay parang wala nga itong problema sa kanyang buhay. Kumbaga, parang mas naging gigil pa nga itong si Yawi sa kanyang paglalaro. Nang sa gayon nga kapatid, kahit papaano nga ay malinis ni Yawi ang kanyang pangalan dito nga sa pamamagitan ng kanyang paglalaro. Ngunit gayon pa man kapatid, hindi pa rin talaga makakalimutan ng mga fans ang ginawa nga ni Yawi. Mahal si Yawi ng kanyang fans bilang Yawi. Pero bilang Tristan nga kapatid ay ekis nga itong si Yawi ayon sa mga ito. Abang ito namang nang distract dito nga kay Yawi ay hindi umubra dito nga sa Team Hack. Na kung saan binalagbag lang naman ng Team Hack itong kuponan ni MOBA Zane na The Valley. Nang dahil nga doon kapatid ay lower bracket nga ang mga ito. At delikado nga sila sa pagkakataon na ito kapatid dahil isang talo na lamang ay maaga ngang uuwi ang kuponan ni MOBA Zane
dito nga sa M4 na kunsaan sinabi pa naman ni Moba Zayn ay easy win lang daw sila dito sa kanilang group stage dahil nang ma-interview nga siya nung nakaraan ay sinabi nga niya na easy round daw di umano sa kanila ang kanilang group stage ngunit kabaliktaran nga ang nangyari dahil sila nga ang easy round sa kanilang mga kalaban na kung saan nauna kasi ang yabang nga nitong si Moba Zayn kaya nga siya natatalo ngayon parang nung M3 lang yan kapatid na una nga ang astig ni Moba Zayn kaya nga binalagbag lang siya nila Kyrie at Wise noon. At yan nga ang may init na tagpo dito nga sa Echo Esports at dito nga sa kanilang kalaban. At ito nga ang mga malupitang ipinakita ni Yawi sa laban na iyon kapatid na kung saan may kita nga ang diskarte dito ni Yawi. Sinipa niya lang naman itong core ng kalaban para hindi maretry yung turtle at sobrang talino nga ni Yawi doon kapatid. Mainit pa rin si Yawi dito nga sa core ng kalaban at nang makita nga ito agad nga itong sinetan ni Yawi at dito nga na burst itong core ng kalaban nang dahil nga doon ay na pick off nga siya ni Carl TC. Siyempre magpapahuli pa ba ang bago nating child protege na si Sanford na kung saan na outplayed niya nga itong karap niya dito sa EXP lane at may kasama pa nga itong sticker at dito nga kapatid ay muli nakakita na naman si Yawi ng tsansa na sibain nga ang core ng kalaban at ipinasa nga ito dito kay Benny Cutie. Palagi nga ganito ang play ng dalawang yan kapatid na kung saan sisipain ni Yawi yung kalaban malapit nga dito kay Benny Cutie. Ganito rin ang play na ito kapatid. Pagsipa, pass break nga ito kay Benny Cutie. Na kung saan kapatid sobrang talino talaga ni Yawi at dito nga kinansel naman ni Yawi yung ulti ng Parsa. At may kita nga kapatid na wala ngang palag dito ang kanilang kalaban. At muli ngang pass break ang ginawa nitong si Yawi dito nga kay Benny Cutie na kung saan ilang beses na nga itong ginagawa ni Yawi at dito nga ay sobrang nafe-feed nga itong si Benny Cutie. Ngirito rin ang nangyari sa play na ito kapatid na kung saan huwag nyo ngang papapiliin o papapikin itong si Yawi ng Cho dahil alam naman natin na sobrang galing nga ni Yawi na gumamit ng hero na yan. Kumbaga kung malupit si JP mag-Cho mas malupit nga itong si Yawi dahil signature hero nga ni Yawi ang hero na yan. Automatic nga kapatid kapag nakakita si Yawi ng pagkakataon ay ganun na ganun ang play na ginagawa nito. Pagsipa andyan si Benny Cutie para nga suportahan ang sipa ni Yawi at dito nga kapatid ay muntikan ng matalo sa clash itong Echo Esports. Buti na lamang at nandito nga itong si Sanford na kung saan sobrang kunat nga nito sa kanyang mga kalaban at nang dahil nga rito kapatid ay na pick off nga ni Sanford ang kamuntikan na ngang pagkatalo nitong Echo Esports. Kung sakaling naubos nga doon ang Echo kapatid baka doon na nga ang turning point nitong RSGSG dahil kung sakaling naubos nga ang mga ito nakakuha ng Lord itong RSGSG para nga makabawi nga sa laban na ito. Ngunit sipa agad ni Yawi ang nangyari dito at na pick off nga nila ang pinakamahalagang role nga sa kalaban nila na kung saan ito nga ay ang jungler ng RSGSG at nang dahil nga rito kapatid easy lord nga ito para sa Echo Esports at nakikita nga natin ang pag-zone nitong si Yawi kaya naman wala nang ang nakalapit dito at dito ay kamuntikang pangmaset ni Yawi itong Parsa ng kalaban buti na lamang at nakapurify nga ito. Gayunpaman andito nga si Carl TC para suportahan nga ang kanyang mga kakampe at dito nga kapatid ay hindi inabot ng ulti itong mga miyembro ng Echo Esports dahilan kung bakit si Sanford nga ay nakapunta sa backline at dito ay sobrang gigil na nga ni Carl TC at gustong lusubin na nga ang mga wala ng buhay na kalaban. At narito nga sa play na ito kapatid ang sobrang pagkakamali nga nitong RSGSG dahil sobrang nga silang nagplay safe dito kapatid na kung saan hindi na nga nila namalayan na wala na nga doon si Carl TC. May kita nga dito kapatid na magbaback nga itong si Carl TC dahil hindi na rin sapat ang kanyang ngang buhay para dito nga i-contest ang Lord at dito nga ay nag-blue buff na lang itong si Carl TC. Ngunit lingid nga sa kaalaman itong RSGSG kapatid ay wala na nga doon si Carl TC. At nang makita na nga ng RSGSG na mag-backdoor na nga itong Echo Esports ay doon na nga sila bumalik ng base
Ngunit napigilan na nga sila ni Sanford at Yawi, kaya naman nahuli nga ang mga ito. At nang dahil nga rito kapatid, panalo nga ang ating koponan. At dito nga ay mag-upper bracket itong Echo Esports kontra nga dito sa Team Hack na pambato nga ng Malaysia, na gustong-gusto nga kalaban itong si Carl TC.